Hello everyone! Hello! Welcome po sa aking YouTube channel. Welcome po sa mga mamshies. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe kay Sis Loreda, kay Ninang Needs, kay Sis Angel, at kay Sir Jimmy. At sa aking sister, Jinky, salamat sa inyong suporta sa naway tuloy-tuloy kayong kikinig sa aking mga videos at sa mga susunod pa. Ngayon, ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa mga nag-PM po sa akin at mga nag-comment na yun. Naglista naman daw sila kaso hindi na naituloy. Bakit? Kasi parang wala din daw nangyayari. Eh nung tinanong ko sila, kailan ba sila nag-start na naglista? Nung kakarating lang daw din po nila dito, yun, masipag daw po sila naglista. Yun lang, walang natitira dun sa sinasahod nila, kaya hindi natin nila naglista. Ang sagot ko lang po, eh, syempre, pag bago ka pa lang po dito sa Israel, pag bago-bago ka pa lang, talagang walang matitira sa sinasahod mo kasi alam po naman po natin na napakalaki ng placement fee po dito. Napakaswerte po ng mga dumating dito na yung placement fee nila ay hindi sila nag-interest. Kasi may mga kamag-anak na sila dito, or may sister na sila dito, or kuya, or tita, or basta mga malalapit na kamag-anak na sinuportahan nila yung tuition. Yung placement fee nila, kaya yun, hindi na nila pinaintirisan, di ba? Tapos, laking tulong na yun sa kanila kasi hindi na sila nag-interes. Ang pinakamasaklap ngayon ay yung mga nag-interes. Yung mga nag-interes, yun ang pinakamahirap. Kasi mostly na interest dito, pag pinalad ka, 5% lang. Pag minalas ka, mayroong 8%. Di ba? Napakalaki, napakabigat 8% na patong doon sa inutang mong placement fee. Kaya habang nandito ka, as in one year mong babayaran yung buong placement fee mo. Kasama na din yung ginastos mo sa Pilipinas, mga requirements. Kasi pag nagre-require, yung mga requirements kasi dito, aabot ka ng 100,000. Minsan, yung mga 100,000, pati pumasahe, kinumpit ko na hanggang ano, yun, aabot siya ng 100,000. Plus, yung placement fee, minsan, $7,500, $8,000, diba? Kaya aabot ng 1 year. Yung minsan, yung mga iba, naabot ng 2 years sa pagbabayad sa kanilang placement fee. Kasi yung iba, binabayad, nagpapadala sila sa kanilang pamilya. Tapos yung iba, syempre, nagbabayad ka ng plat, pagkain mo, di ba? At iba pang mga necessities mo, mga kailangan mo sa trabaho mo. Yun. So, balik tayo dito sa bakit sila nahihirapan. Dahil nga doon sa placement fee, kaya wala natitira sa salary nila kasi binabayad nila lahat. Kaya napakagandang umpisa yun na binabayaran mo lahat yung utang mo at walang natitira sa sahod mo. At least, nakabayad ka na ng utang mo, di ba? Nalilinis mo na yung utang mo para pag natapos mo na rin yung utang mo, after 1 year or 2 years, dun mo na ma-appreciate yung sinasahod mo, dun mo na ma-enjoy yung sinasahod mo. Para hindi ka mawalan ng para masayahan ka or ganahan ka na magsulat, dapat set your goal. Dapat may goal ka sa buhay. Isipin mo kung ano yung goal mo bago ka napunta dito, ano yung goal mo, di ba? Ano yung goal mo sa buhay? Di ba bago tayo nag-OWA ba yun or PIDOS? Bago tayo nag-OWA, pinasulat tayo sa papel kung ano yung reason bakit ka mag-abroad. Di ba nasulat natin yun? Yun, isipin nyo yun ulit. Isipin nyo yun kung bakit kayo mag-abroad. Set your goal. Halimbawa, yung goal mo is gusto mo mag-ipon ng 500,000 to 1 million para makabili ka ng house and lot.
di ba? O yun, isulat mo yun sa notebook mo, isulat mo yun sa notebook mo para every time na maglilista ka, nakikita mo yung goal mo na yun na ah, ito pala yung kaya kailangan kong bantayan. Kailangan kong bantayan yung expenses ko at savings ko para maabot ko yung goal ko na ito, mo, di ba? Then after setting a goal, dapat know your priorities. Dapat may priority ka sa buhay. Halimbawa, may goal ka na. O ngayon, bayad ka na rin sa utang mo. Ngayon, gusto mong bumili ng bag. Ang gusto mo namang bilhin na bag is Louis Vuitton. O magkakano ang Louis Vuitton? It's worth 100,000 pesos. Or $2,000. $2,000 equivalent nun 2 to 3 months of your salary, 'di ba? O anong pantayin mo? Anong mas priority mo, yung bag or yung goal mo sa buhay na house and lot, 'di ba? Pipiliin mo kapag kabag ang bibilhin mo. Isipin mo, maluluma din 'yun, 'di ba? Oo, makikita ka ng mga kaibigan mo, Louis Vuitton yung bag mo, yayamanin. Yung kumusta naman yung goal mo? Yung bayat lupa mo, o di parang hanggang drawing na lang yung bayat lupa mo kasi hindi mo pinapriority yung goal mo sa buhay. Tapos, kaya dapat isipin natin mabuti kung ano yung priorities natin. Pwede ka namang bumili ng ano muna, pagtsagan mo muna yung bag na tig 50 shekel, di ba? 50 shekel, or bili ka na lang instead na Louis Vuitton, bili ka na lang ng NK para mas mura, or bili ka na lang ng LB. Ano yung LB? Lumang bag, bili ka sa upay-upay, nakatikid ka na, may LB ka na, may bayat lupa ka pa. Tapos next number 3 is watch out your time duration. Dapat alam mo yung timeline mo. Pag nag-set ka ng goal mo at yung nag-set ka ng priority mo sa buhay, dapat may duration yun. Dapat may timeline ka. Kung hanggang kailan mo yun makakamit. Halimbawa, nagsasahod ka ng 50,000 per month, di ba? Tapos yung kalahati, pinapadala mo, yung kalahati, iniipon mo. Yung kalahati, yun, pinapadala mo, tapos doon mo na rin kinukuha yung mga gastusin mo dito. Tapos yung kalahati, iniipon mo. Tapos, yun, kwentahin mo siya kung hanggang kailan naabutin yung nilagay mong goal mo na 500,000 o 1 million para sa bayat lupa mo. Para alam mo na makakamit mo talaga yun. Diba? So, tapos alam naman natin na dito sa Israel, 5 years lang ang pinaka ano natin dito, yung visa po natin. Pag after 5 years mo, at nung tayo alam mo, wala na, mahirapan na tayo. Nagsisenting mo na nga ako dito eh. Tumatawa. Kaya yun. So, dapat pag ano, ito yung advice ko, set your goal number 1. Ito yung mga dapat mong gawin. Set your goal, limbawa yung bayat lupa na sinabi ko. Then know your priorities. Dapat umiwas ka sa mga LV na bag, umiwas ka sa mga mamahaling gamit kung hindi mo naman afford, kung hindi mo pa nakukuha yung goal mo sa buhay, iwas mo na doon sa mga mamahaling gamit na yon para sa mga porma muna. Then, know your time duration. Watch out your time duration. Kasi, hindi naman tayo forever sa abroad. Kaya, kailangan natin yun. 5 years lang. Isipin mo, 5 years ka lang dito. Pag after 5 years mo at namatay ang alaga mo, mahirapan ka mag-SV. Napakaswerte nung mga nabigyan ng special visa, di ba? Tsaka yung mga, ang tatagal na mga amo nila. So, yun lang kayo sa akin. And, please subscribe to my channel at sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Salamat po sa inyo.